Hello, hello. Good morning, Middle East. Good noon dyan sa Asian country. Ito na naman. Don't forget to subscribe, Elgin Vlog. Ito yung mukhang walang connection. Kasi nasira yung wifi namin. Pati yung dito sa bahay, sa kanila. May close. So, libang muna maglinis. Hanap muna yung malinisan. Back to work muna. Maliban pa sa walang connection, bilang isang OFW, 9 years na ako dito. Ngayon ko pa naranasan ito. Kasi yung civil ID ko expire January 10. Tapos yung passport ko January 11. Tapos ako naman lagi tanongin sa amo ko. Hindi naman ako naghawak noon. Yes, may hawak ako pero yun, duplicate lang yun. Hindi yung original na civil ID. Tapos yung passport sila lang naghawak. Pero ngayon, ang hirap. Kasi simula yung COVID, hindi madali magkuha ng passport. So, ilang beses naman sila nagsabi sa akin na mag-renew ng passport, pero hindi naman nila ako hinatid. So, naghintay na lang ako kasi sila naman ang busy. Pero, yung una, nagpunta ako sa embassy hanggang ano lang kami, nagpila. Sinulat lang yung pangalan namin, saka yung number. Tawagan lang na kami, pero wala naman. Grabe talaga, guys. So, ngayon, expire yung civil ID ko. Passport ko expire. So, laban lang. Anyway, ginawa naman ng kailangan sa ano, yung sa amo ko, ginawa naman nila para masolve yun. Kaso lang close ang embassy. Tama nga, sinasabi nila, laban lang. Masolve din to. Anyway guys, okay lang naman yung amo ko. Ngayon, apat kami na worker. Okay lang kami sa awa ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Kaya namin ito. Yung trabaho namin dito, okay naman yung kain. Tapos, once a month, maglabas kami. Minsan kami maghulog ng pera. Minsan sila. Makalabas naman kami, siguro 4 to 5 hours. And once a month. Ganyan talagang buhay OFW. Minsan masaya, malungkot. Pero okay lang. Very thankful God. Yung laging free na minsan na always nasa mabuting kalagayan, hindi lang tayo magkasakit. Sa lahat mga OFW, ganun lang. Free lang tayo lagi. Yan lang. Thank you for watching. Bye bye. Guys, share ko lang. So, hindi pa nakaranas ng OFW, yung nagplan pa lang para going abroad, isa lang masasabi ko, excited. Excited yun. At unang-una, kahit chan pa lang sa Pinas, matry mong hirap. Lahat kami pinagdaanan naman yan. Tapos, yun nga, yung
Okay na. Makaka-flight ka na. Malagay mo lang sa isip mo na siguro 2 years. Okay na. Kayanin kong 2 years. Uwi na ako. Kung may puhunan. Pero karamihan guys, iba-iba pala. Iba pala ang resulta. Kasi mas lalong magkaiba pag na-try mo na yung 2 years, nakamove-on ka na, wala na yung homesick, yun na, parang na-addict ka na, di ka na gustong umuwi. Pero yung 2 years, excited kang umuwi. Pero pagkatapos nun, di ka na gustong umuwi, gusto mo na lang dito tumira sa ibang bansa. Pero wala tayong magagawa guys, kasi yung pamilya nandoon naman sa Pinas. Dito hanggang trabaho lang tayo. Kaya sa lahat ng mga FW, manghanga ako sa ating lahat, yung ilang taon magtiis at sa mga pamilya naman sa Pinas, sana pahalagahan yung pera na pinadala, kasi hindi naman yun basta-basta makita namin dito pinaghirapan. Sana ganun. Ganon din lahat. Sana iniisip yon kung anong hirap para magkapira. Yan lang guys. Thank you for watching.